Hello, magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo ng Tuesday. Ayan, check natin ang time. Nakakain na po ako. Welcome to my channel, Kate Aquino TV. Ayan, check natin ang ating ayan, Tuesday, June 22. Ayan, 2:47 ang time natin. Mag-time check lang tayo para alam natin. Ito, ayan. Nag-uumpisa akong pasingawan siya. Sangkot siya sa patis. Nilagyan ko na po yan ng patis. Durog na paminta. Ayan. Black pepper powder at saka ng chili flakes at patis. Ayan. Fish sauce. Ang nilagay natin, oxtail po ito, pinapakuluan ko at tayo po ay maglalaga. At ito po ang kanyang mga gulay. Ito po ang gulay na napili ko. This time, bumili tayo sa supermarket, nag-order ako sa supermarket. O yan. Yung saba, 3. Tapos, yung beans, powder ham, meron tayong onion, meron tayong beef cubes, dahil oxtail po ang ginamit natin para tayo ay maglalaga ngayon. Ayan, beef oxtail soup, ayan, tayo ay ginisa, may sili, meron tayong repolyo dito na powder ham, ayan. Ito po yung talagang nasa rep ko na to. Ayan, may isa tayong bawang dito. Igyan natin ng ano, kunting bawang para medyo malasa. Yung sabaw. Importante po kasi yung sabaw dahil mahilig po. Pag nagsasabaw po ako eh, hindi po randin. Ito po is inaalay ko from the bottom of my heart ang aking pagluluto para ngayon po ay isinishare ko lang naman po sa inyo. Tara, samahan niyo akong magluto ngayon. I-prepare na natin ang gulay. Alam niyo po kasi ang gulay yan. Huhugasan natin siya. Ayan pa nga po yung kape ko. Inom muna ako ng vitamin C. Ayan, para po sa ating immune system. Nabili ko po siya ng buy one take one na dalawang malaki na po siya. Iinom lang ako para kasi ganyan po ako magluto, sinasangkot siya ko muna. Palambutin. Pinapalambot ko po ang beef kasi matagal po yan ipalambot. Kaya ganyan lang naman po. Ipinakita ko lang sa inyo kung paano ko isangkot siya ang aking beef oxtail kapag ako magluluto ng nilaga, beef nilaga. Ayan. Dahil ito po nag-ano tayo, parang hugasan ko na po yung mga gulay. At yung mga gulay naman po, importante po dyan, lagyan nyo na ng pampalasa kapag ka medyo, ano, ako po sinasabay ko yung patis. Hindi ko po muna siya lalagyan ng tubig, pakukuluan ko siya sa patis. Yun po yung pagsasangkot siya ko, para mas malasa siya. At yun din po kasi yung naka sanayan ko pag nagluluto ang aking mga inang, ganyan, inang, tag-inang, aking nanay, yan. Yan po ang lutuin na itinanim nila sa aking isipan na pag ano, mas masarap pag sangkutsado ang lutuin. Yung hindi mo agad, yung hugasan mo yung karning, or, oo, hugasan mo yung karne, tapos lalagay mo na sa isang kaldero, tapos lalagay mo na ng isang katerbang tubig. Yun po ang, yun daw po ang
ewan ko lang ha, siguro kanya-kanya talaga tayo ng style sa pagluluto, pero ito po talaga yung nakasanayan ko. Isang kutsa, palabasin yung natural oil niya. And then after this, papakita ko sa inyo pag manuyo-nuyo na yung patis, eh ilalagay na natin ang sabaw. Ubit. Para naman makita nyo, mga kababayan ko, ano eh, what is this? Kasi magluluto tayo ng ano. Paano ba tayo mag-sangkutsa? Tawag, ano po ba sa inyo yun? Sa amin po kasi sangkutsa. Yun po ang tawag sa amin, sangkutsa. Sangkutsa mo muna bago mo sabawan ng malasa, sabi nga nila. Yun po madalas ko naririnig sa mga ninuno ko, mga lola ko. Laking inang po kasi ako. Oo, huwag mo nang isabawan yan. At hindi maganda ang sabaw niyan kapag ka nilagay mo agad ang tubig, mga ganun na. Diba? Nakakamiss lang pakinggan yung mga ganun turo sa'yo magluto, ganyan. Alam nyo na, tinuruan din naman tayo magluto para raw hindi lumaki ako na walang alam sa kusina. Hindi po ba? Yun lamang po. Siyempre, ito yung hugasan natin po. Kasama na po ito sa yan, malinis na po ang ating lababo. So, dito ko ilalagay yung pinagbalatan. Ito pong sabah, hindi ko na po siya kakat. Kasi para maganda ang ating ganyan po ako kagigi magano, huhugasan ko talaga isa-isa. Kasi po, minsan, hindi po ako naglalagay ng maraming sili. Siguro mga ito lang. Para lang po ba may pampabango. Sayang din naman, hindi naman din nakakain lahat. Eh, may mas mahalaga pa tayong lalagyan ng sili, di ba? Hindi natin masabi. O at least meron kang sili. Ganun po yun. Kumbaga, huwag ubos biyaya. Mahirap pag ubos biyaya. Ilalagay ko na po ito. Ano? Hindi ka sandali lang iyaano ko muna itong para makita nyo kung ano ilalagay ko dito pag ano. Kasi pinapatuyo-tuyot lang natin yung lang ating sibuyas. Ayan, tuyo na mga kapatid. Ay ko. Ani kayo, tingnan nyo oh. Ayan oh, tumatalsik na siya. Na kumbaga nasangkutsa ko na siya, no. Nakita nyo? Oh. Nasangkutsa na natin siya. Napatuyo ko na yung kanyang patis dyan. So, yung brown-brown na yan, na nakikita nyo na yan, okay lang yan. Kasi yan lang po talaga yung gusto nating ma-achieve, na may ma-brown-brown siya. Kaya yung sabaw natin is parang hindi siya parang sinabawan lang tapos na yung ganun. Lagay natin yan si bawang.
Inilagay ko si bawang. Lagyan na natin siya ng tubig. Pinakulo ko na po to para hindi tayo aksaya sa gasol. Ayan, para medyo namimenos-menos natin yung gasol natin. Kasi pag nilagyan natin ito ng galing pa sa, sa bottle na ano, dun po kasi ako kumukuha ng pansabaw, hindi po sa gripo. Ayan, sa talagang mineral po ako kumukuha ng pansabaw, ano, ng, kasi kami, lang, kami naman ang kakain. So, bakit kahit sino pa kumain yan, halimbawa, mas maganda talagang malinis naman yung ating, ano, kasi yan, may nasasala-sala pa dyan. Hindi naman ganun na talaga pwedeng anuhan yan. So, ngayon, i-slice lang natin ng ganiri yung onion. O. Oh. Diba? Huwag na nating artehan. Talaga, chop nyo lang siya ng malaki. Hindi naman kalaitan. Kasi naman po talaga ang panglaga. Ano? So, ilubog natin siya dyan. Ayun, ilubog mo siya dyan. Oh, diba? Hanggang sa lalambot. Dyan, pati yung cubes, ilagay na natin. Sama na rin natin yung beef cubes dyan. Ayan, ano? Oh, ngayon, tapo natin to dito sa plastic. Ito po yung hugasan ko po talaga yan. Nilinis ko po. Malinis po lagi ang ating lababo. Para po... Ngayon, buhayin ulit natin tong ating kalan. Ayan, oh. Diba? Sangkutsyado siya. Tingnan niyo yung sabaw niya kung mapapansin niyo. Parang ma-brown-brown na siya, oh. Diba? Maganda po siya dahil lumabas po yung natural oil niya. Kasi tipo, ang buntot po, may sariling taba yan, oh. Yan. So, ngayon, eh, kung lalagyan ko agad siya ng tubig, hindi naman siya lalabas yung ano niya. Hindi mag-re-release ng talagang natural oil niya yung baka na ginamit natin o kahit ano man part ng baka yan, 'di ba? May mga natural oil po kasi yan eh, o, tinan nyo, oh. Naglalangis-langis na siya, oh. Hindi ko po yan nilagyan ng mantika, natural oil niya po yan kasi nasangkot siya ko po siya, kumbaga na, parang natiim siya doon, parang na-fry siya muna bago ko siya sabawan, 'di ba? So nilagay na natin si sibuyas, ano. So ngayon ipi-prepare ko naman itong ating tawag dito. Pi-prepare ko naman itong ating ilagay ko na ang seasoning. Alam nyo na yon. Kasi parang maganda pa ang ating sabaw. Hindi naman to parang ano lang. Para lang tayong nagtalbog, naglaga. Hindi mo porke nilagang baka, eh, talbog lang tayo ng lambog. Sa ilangan, sangkutsyado din siya. Diba? Masaya naman ang kakain. Yan. So, pag-ugas na tayo ng ating, ating ano ganito po ang gagawin ko dyan, hiwain nyo siya kasi ito po ay parang nakakaapit appetizer din po sa akin to eh, yung pag nilaga naman may kanya-kanya talaga tayong ano po talaga nakakapagpagana sa ating pagkain pagdating sa mga ganyang ulam, mga iba't ibang putahe ng ating kusina. Tanggalin nyo lang yung dulo, dulo sa dulo. Ganyan siyang kakalabasan niya, oh, ganyan. Yung balat, hugasan nyo siyang mabuti. Tapos, yun na. O yan, alisin nyo lang yung dulo. Tapos, hahatiin ko lang siya. Yung apoy kasi baka naman mabigla ang ating yung mga pinagbalatan natin dyan. Ganyan po. Kampante po ako sa akin lababo at gawa ng ako po ang naglilinis naman yan. Alam ko po kung gaano ka
sinasanitize ko ang lababo. Kasi yung lababo, para nating ano yan eh, pinggan. Di po ba? Yan natin nilalagay yung at, yan natin hinuhugasan yung mga ano natin. Di ba? May pambalat po ako talaga nito. Eh, tinamad na ako. Hindi ko na kinuha. Ganun din eh. Kahit isang patatas lang po ilalagay natin. Gawa ng talagang ano. O, diba? Instead, pechay po nilagay ko. Ngayon, repolyo naman ilalagay ko. Hindi po ako mag-ano ng pech, ng ano. Tawag dito. May kape pa ako, no? Sabi ko sa inyo, may natitira pa talaga akong kape. Hindi pa talaga mauubos yan. Ayan po. Pinagtatlo ko siya. Tatantsahin nyo lang naman. Kung mari yung isa ay maliit, wag nyong hatiin ng tatlo. Diba? Tatluhin natin. Karamihan naman. Ako lang naman lahat din kakain itong ano eh. Isang binibigyan ko siya. Pinapatikim ko siya. Ayan, pinagtatlo ko po hiwa yung patatas at hahatiin ko po itong isang slice, isang cut sa gitna. Ayan. Huwag naman po masyadong malilit ang hiwa at baka naman magkadurug-durug naman ang ating ano, diba? Ganyan lang siya, oh. Ayan, cut na po siya, diba? Kasi madalas po kasi, diba, na isasama ko kayo sa ating pagluluto ng sunod-sunod. Eh, ngayon lang po ulit ako makapagluto sa harapan nyo at gawa ng pagka po kami lang dalawa naman ang kumakain, so hindi naman pwedeng yung mga leftover hindi ko kakainin. Yan, ninuunan muna natin ang mga leftover. Ito po, balak kong hatiin pa to kasi parang malaki, oh. Halagang 2 dirham po ito. Malaki po siguro yung repolyo nila. Kaya nahati niya ng parang 1/4. Ayan. Bala ko pong hatiin na ganun. Parang malaki kasi. Parang nalalakihan ako eh. Na totoo lang. Siguro ito pwede ko itong igisa sa ano eh. Isa mo sa toyo na may yung gin, alam niyo po ba 'yon, yung repolyong ginisa sa toyo. Ay nako, ito po ititira ko ani, malalakihan po kasi ako sa repolyo. Yan oh, di ba, lalagay ko to sa rep tong tira na to. Maliit man siya pero pwede ko siya igisa sa toyo. Ito, huhugasan ko to. Huhugasan ko itong ganyan. Basta hugasan nyo yung mga gulay nyo sa running water, yung ganyan. Bukas ng konti, natansyahin nyo yung bukas ng gripo nyo. Hindi naman yung parang napakalakas na nag-uumapaw, nagtalsik-talsik na yung tubig sa paghuhugas ng... Yan. Sa running water po talaga hinuhugasan ng mga gulay. Yan. Sabi nga nila, wash your vegetables, fruits, or your meat in running water. Ganun. Isa pa nga po, eh, binababad nila to sa asin na may ano, tubig. Yan. Bubuka-buka nyo po yung ano nyo dahil yan po ay maraming prosesong napagdaanan ng repolyo. Kapag in-export po nila yan, dinala nila sa iba't ibang bansa, kung saan mang bansang galing to, inani, tapos dadalhin nila sa iba't ibang bansa, ayan po, kailangan nilang patatagin ng bawat dahon ng gulay. Kaya pong ginagawa nila dito, nilalagyan po nila ng mga matitibay na preservatives na mga gamot. Para magtagal ang gulay, yan po ang
talagang realidad na hindi nating maiiwasan. Kaya tayo naman po, pag nadala natin sa kitchen natin, nabili natin sa supermarket, kaya nga po yan is still looking fresh eh. Kasi matagal po may mga nilalagay sila, binababad sila dyan bago nila i-distribute sa iba't ibang bansa at sa bansang dadat na nito sa iba't ibang market naman, ayan, para ma-preserve ba ng maayos ang pechay, ipolyo, or kahit anong gulay man yan. Diba? Ganun talaga ang buhay. Hindi natin maiiwasan. Wala naman talagang perfecto, pero yan ay nasa pag-iingat natin. Nasa paghuhugas natin sa bawat hibla ng ating gulay. Daming sinabi, no? Pero totoo po yan. Wala po yung joke. Hindi po tayo nagmamalinis. Pawang katotohanan lamang. At pawang realidad ng buhay ang sinasabi natin. Ano eh? Awa naman ng Diyos eh. Maganda naman ang ating tubig. Kumbaga, nahuhugasan nating mabuti. Ayan. Ang importante, mahugasan natin mabuti. Diba? Ayan nyo lang na ganyan. Ilalagay din naman natin yan sa ano. Ayun. Diba? Nasa pag-atado natin yan. Hugasan ulit natin. Nothing for just a while. Da-da-da-da-da. Kanta-kanta lang tayo. Happy-happy lang tayo while we are preparing our dishes today. Yung bang ulam natin, nilaga. Beef nilaga. Oh. Ang pinili ko pong party sa ang tawag dyan, oxtail. Sandali lang po, mayroon akong naisip na lalagyan ko. Bukod ko na po itong patatas dito sa ating repolyo. Gawa ng gusto ko po siyang lagyan ng tubig habang, kasi ito, mga last vegetable na po ito, yung talagang luto na, yung beef malambot na, tsaka ako po ilalagay. Kasi madali lang naman po yung repolyo ilagay eh. Eh, pag iba, pag naglalaga nga kami nito eh, kung nakain namin ito ng nilaga lang, isasawsaw sa buro. Alam nyo po ba yon? Alam nyo po ba yung buro na burong isda? Yung may kanin na parang yung iba sinasabi eh, ayaw daw nila. Gawa ng parang ano raw, ayaw ko na nga sabihin. Para raw ninuyanan nilua, ganun. Talaga po kung alin daw yung mga maaangot, yun daw ang masasarap. Buro po ng Pampanga, purong isda, puting buro, mga ganun. Meba isiha, yan ako, Mariosep. Hindi matatawaran ang sarap ng buro. Yung mga nakakaalam po ng mga buro dyan, kung paano kainin, ako yun po, matagal na proseso, ibinababad pa, may buro, may nagbuburo po na hindi marunong magburo, yung may nagbuburo po na maangot talaga, pero may nagbuburo na napakasarap at nilamnam. Yung sinasabi nilang hindi sila marunong magburo, ako po hindi po ako marunong magburo, pero marunong po ako kumain ng buro. Yan, kasi hindi po ako naturuan sa part na yan ng aking inang. Ang inang ko po ay taga Pampanga. Ayan. Maragu, Maragu. Ayan po, hindi rin po ako naturuan magsalita ng Kapampangan. Gawa ng naglakihan na po kami sa Maynila. Hindi po dahil sa lumaki kaming Maynila, hindi na namin na-absorb ang mga bagay na ituro sa amin ng aming inang. Ayan.
ang aming mga tiyahin. Ayan. Numero unong, napaka numero unong mga magagaling magsipagluto. Ito naman, hihimayin ko lang naman po, ire. Oh, hihimayin ko lang siya ng ganyan, oh. Hindi ko naman po kailangan na ano pa to. Tawag dyan. Kutsilyuhin. Dahil buo ko na siyang igaganyan. Ito po talaga yung nilalagay sa nilaga eh. Pero kung wala naman pong ganito, minsan mahal sa atin ganito. Baguio beans na tinatawag. Mahal sa atin, ire. Wala sa pag-ano, talagang mahal ang gulay sa atin. Kumukulo po kasalukuyan ng ating sinangkutsa na sinabawan na pinakita ko sa inyo. Ganyan lang po ako mag-simpleng luto ng nilaga. May mga proseso naman po akong ginagawa. Ayan po, nakalakhan ko na. Kanya-kanya lang tayo po ng mga ano. Ito lang, sinishare ko lang po sa inyo yung mga nakasanayang kong luto mula sa aming magulang at aking inang. Oh. At sa aking tita, ayan. Tiyahin ko. Mga masasarap po talaga. Mga ano po yun, ino-ordera ng mga pagkain. Ay, naku ka. Sila, nakalakhan ko po sila at natutulo naman. Nung medyo lumaki-laki na po ako, pag walang pasok, ano, natutulungan ko po silang mag-prepare. At kaya alam ko po yung mga size ng mga pang-minudo, pang-apritada, kaldereta. Yung mga size po na gulay na nilalagay dyan. Di ba may mga size na cut yan, mga slice-slice yan. Pati yung tinuturo, ganito ang cut nito. O, pang-kaldereta. Tagas nung nasanay na ako, o, sige, cut mo na yan. Ito'y pang-minudo, ito'y pang-kaldereta. Alam na. Naalala ko lang talaga. Sarap lang balikan.